What's up sa inyo mga kamay? Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung tungkol sa grid method. Dahil marami pa rin nahihirapan dito, lalo na kung iba-iba yung size ng papel. Pero ngayon, mas lilinawin natin lahat yan sa video na to. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klase ng video. Tara, simulan na natin. So ito yung mga posibleng size ng papel na lagi natin ginagamit sa pagdodrawing. Lahat ito ay gagamitan natin ng half inch. So halimbawa, ito yung ruler na gagamitin natin. Simulan natin sa 8.5 by 11 inches. Ito yung layout na ginawa ko. Ayan, screenshot nyo na lang para may guide kayo. So nakalagay dyan kung ilan dapat yung magiging columns at rows. Dito sa 8.5 by 11 inches, nakagawa tayo ng 16 na columns at 21 na rows. Ayan, makikita nyo rin sa layout kung paano ito gawin sa papel. Sundin lang natin yung half inch at lagyan natin ng maliliit na linya para may guide tayo. Pag meron na lahat, tsaka natin i-connect yan isa-isa. So tara, gawin naman natin sa app to. Ito yung app na ginagamit ko. So ito yung reference natin. I-crop lang natin to ayon sa gusto natin size ng portrait. So karaniwan naman dito hanggang balikat, okay na. Ayan, click natin yung fit image para hindi mabago yung shape, tapos crop lang natin. Tapos punta tayo sa grid. Unahin natin tong rows. Check natin sa layout natin kung ilan dapat. So 21 yung nakalagay. Pero sa app na to, kailangan natin siyang gawin na 22. Dahil per box yung bilang dito. Pero pag binilang mo naman yung line na yan, sakto lang yan sa 21. Dito din sa columns, instead ng 16, magiging 17 siya. Pero pag binilang mo yung linya, 16 lang ito. Ayan, ibahin natin yung kulay kung ano yung gusto natin. Tapos payatan natin yung linya para hindi matakpan yung ibang dapat kopyahin sa reference. Ganyan lang mga kamay, bilangin natin kung tama. So ayan, sakto lang mga kamay. Save lang natin yan, tapos pwede na natin kopyahin. Lipat naman tayo ng ibang size. Dito tayo sa A4. Ito, madaming namang problema dito kung paano to i-grid. So ang unang step natin ay alamin muna kung ilang inches yung A4. Ayan, nasa layout naman natin yung conversion. 8.3 by 11.7 inches. Pwede natin yan i-google. So alisin na natin sa isip natin yung A4 dahil sa inches na tayo magbabase ngayon. Paano yung sukat nito sa grid method? Simple lang mga kamay. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo dahil hindi naman to nalalayo sa method ng 8.5 by 11 inches. Konti lang yung difference nito. 16 pa rin yung columns nito pero magkakaroon lang ng konting bawas sa gilid. At magkakaroon naman ng extra na grid sa dulo. Magiging 22 ito dahil 11.7 inches yung haba nito. So ganun lang mga kamay, tara gawin natin sa app. Ito, bibigyan ko kayo ng sitwasyon mga kamay. Yung napili kong reference na to ay hindi kasing shape ng A4. Dahil mahaba yung A4 at itong reference natin hindi siya ganun kahaba. Parang medyo square siya. Pag pinilit natin tong lagyan ng rows at columns, magkakaroon ng mali dito. Kaya ang dapat natin gawin ay i-crop ito para maging kasing shape ng A4. Punta tayo dito. Ayan, try natin to. So mag-input na tayo ng rows. Sa layout natin, 22 yung rows na nakalagay, kaya 23 yung ilalagay natin dito. Punta tayo ng columns. At ayun, sakto pa nga, 17 naman talaga yung kailangan natin na ilagay dito. Dahil 16 yung lines natin. So huwag tayong malilito dyan mga kamay. Plus 1 lagi tayo dito. Ayan, bilangin natin kung tama. Ayos, sakto lang. Save lang natin at pwede na tayo ulit magsimulang mag-drawing. Ito mga kamay, ituturo ko ulit sa inyo kung paano naman mag-trace ng grid. Uulitin ko lang dito yung nasa isang video natin. Ganyan lang mga kamay, lagi nyo lang i-convert sa inches yung mga A4 at yung mga A3 dahil half inch yung gagamitin natin na method. So bago tayo matapos mga kamay, ipapakita ko din sa inyo yung mga layout ng iba't ibang size ng papel. Save nyo lang para may guide kayo.
Salamat sa panonood mga kamay. Comment nyo lang sa ibaba yung mga gusto nyo pang gawan ko ng tutorial. Pa-share at pa-like na din ang video bilang suporta. Yun lang mga kamay, kita-kita tayo sa next video.